So this video blew up. This video got 180,000 views in just 3 weeks. So it's basically trending based on the stats of my channel. Madami nakakita, marami nakadiscover ng video and my channel. And marami rin nagtanong about the authenticity of the links I provided. Or saan daw ako bumibili ng mga fragrances ko. So naisip ko, what if gawin ko na lang siya ng content? So that everyone can see it and use it for reference. So in this video, you will know how to spot an authentic fragrance and online shops. And with that knowledge, you will also know how to spot a fake fragrance and online shops. So make sure you stick around until the end because you will need every single tip in this video. But before we do that, if you guys enjoyed the videos I do for you about men's fashion, grooming, fragrances, paki-like mo na tong video na to. Subscribe to my channel if you're not yet subscribed and click the notification bell so that updated ka sa mga darating pang videos. Gawin mo na yan ngayon na, as in ngayon na, because if you do that, I will give you guys a bonus at the end of this video. And that is the list of legit online shops where you can buy original fragrances. So without further ado, let's start this video with our number one tip, and that is check the price. If you saw a shop online, whether it's Shopee, Lazada, Facebook, and yung price ng perfumes nila are 1,100, 1,299, 1,399, 1,899, tapos pare-parehas yung prices na yun across all their fragrances, red flag na yan mga lods. Kasi iba talaga ang pricing per brand. For example, Bulgari versus Dior, Bulgari retails at around 4,500 pesos versus Dior na mababa na yung 7,700 pesos up. So halos doble yung price difference nila. And then you saw this online shop na nagbebenta ng 1,500 isa, tapos pare-parehas lahat across the brand, negative yan. Meron pa nga dyan, buy one take one pa. Those are obviously counterfeit. The second tip is the presentation, meaning the bottle, the box, and even the plastic. So this is not applicable kung nagbabrowse ka palang online because hindi mo man mahahawakan. Pero let's just say na nakabili ka na or binilhan ka, tapos hindi mo sure kung authentic yung perfume na yun. First is you need to check the plastic. Dapat perfectly symmetrical yung pagkakabalot niya, pati yung mga adhesive na ginamit dyan. Because sa production, hindi naman yan manual na binabalot ng tao, machine ng gumagawa niya. So, pag sa plastic pa lang off na tingnan, red flag ulit yan mga lods. Next naman, the box. Kung alam mo na ang texture and print ng original box na perfume na binili mo kasi baka second bottle mo na yon, advantage yon sa'yo. Pero kung first time mo naman, obserbahan mo lang kung maayos ba ang logo. Yung fonts ba na ginamit is maayos naman, may malibang spelling, and lastly, check the batch code. Madalas nasa ilalim yan ng box. Which leads me to the next, which is the bottle. Same lang din, check nyo if perfectly symmetrical lalo na sa bottom part ng bote. And then, check nyo yung batch code sa ilalim ng bote. It has to match the code sa ilalim ng box. If match yan, more likely legit yan. Third tip is check the batch code. In relation to tip number 2, pero once may batch code yan and gusto mo pa rin i-double check kung legit talaga yung perfume, go to checkfresh.com. May drop down dyan. Just choose the brand ng fragrance mo, and then sa right side, enter the batch code. Lalabas dapat dyan yung production year. Kapag may lumabas dyan, legit yan. Fourth tip, if you see the words US testers, authentic testers, mall pullouts, those are 100% counterfeit. Kung gusto nyo maliwanagan about the testers, ano ba yung ibig sabihin ng testers, anong pinagkaiba nila sa mga original, just check this video right here. Napaliwanag ko na yan on that video, lahat na dapat yung malaman. Watch that video in full para maintindihan nyo siya. Pero yung mga online shops na nagbebenta nakalagay authentic testers, US testers, tas pag binili mo is naka full presentation, hindi yan legit. Okay, kung talagang tester yan, hindi siya nakalagay sa box niya. Dapat yan naka white box lang yan or naka brown box lang siya. Hindi yun talagang ginagamit pag bumili ka sa mall. Yung iba sinasabi nila nakakatanggap daw sila ng ganon nung sila nag-work sa mga fragrance companies. Hindi yung testers, yun ay mga gift. Yun yung mga parang complimentary perfume. Actually, nakabili na rin ako ng ganyan. One salesman approached me sa Mega Mall, binentahan niya ako ng complimentary. So, nakuha ko ng mura-mura lang. I think nasa 1,900, 2,000 pesos ko lang nabili. So, may mga ganun sila, iba binibenta lang nila. So, again, basta US testers, authentic testers, small pullouts, those are fake, those are counterfeits. Next one is the scent development. Once na makapasa sa akin lahat ng last 4 tips na yon, ito na yung huling testing phase ko, which is scent development. Now, this comes through experience nga lang. If you're new, medyo mahirap mo pa itong ma-detect. I remember, bumili ako ng fake na Dior Sauvage couple of years ago. Di pa ako marunong sa perfumes noon. Ang alam ko noon, legit siya, nabili ko ng 1,199. Dinala ko pa mismo yung mismong bote na yon sa boutique ng Dior sa SM Makati.
kinompare ko sila side by side, sabi ko, walang pinagkaiba. Alam mo yun? Parehas na parehas eh. So, sabi ko talaga, legit tong nabilhan ko na to. Okay. Few years later, na nag-start talaga ako mag-collect ng mga fragrances, doon ko na napansin yung difference. So, scent development, meaning you can sense the development of notes from the top notes, mid notes, and the base notes. Let me show you the fragrance pyramid. So, ganyan ang perfumery. The lighter notes ang nasa top notes dahil sila yung mas mabilis nag-evaporate. If you're experienced enough, masasense mo yan na after a few seconds, yung scent niya nagbabago. Tapos after mga 15 to 30 minutes, iba na ulit yung scent niya. Kasi pag fake yan, walang ganon. It's just linear scent all throughout the lifespan of the fragrance. Ang galing lang na pagkakakopy. So if you're newbie, medyo mahirap siyang madetect. So now, as promised, ito na yung mga legit or authentic online shops na hindi lang ako kundi mga other enthusiasts na even better than me, have longer experience in fragrance than me, have already checked all these shops na legit check na nila to. So ako din, nakita ko na authentic sila. Anyway, hindi ko na paahabain pa. So flash ko sa screen yung mga shops, pero at the same time, I will also provide you the links of these shops para pwede mo lang balikan anytime. You can also save this video, pwede mo siyang i-download or save nyo siya para anytime gusto nyo balikan yung mga shops na to, you can just go to the links of the shops I provided. So I hope na nakatulong tong video na to clear some of your doubts and also educate you and make you understand this fragrance game so that hindi na kayo mapeke pag bumili kayo ng perfumes, hindi kayo mapeke. But at the same time, you can also save a lot of money by buying through these shops kaysa sa mall ka pumunta. Kung hindi ka pa rin convinced, you can just go to the mall, pwede ka naman bumili doon para mas kampante yung damdamin mo. Okay. So with that being said, guys, thank you for watching. Don't forget to hit the like button below, subscribe, and click the notification bell. And I will see you in the next video. Peace! Thank you.